غرباء 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 غرباء. Ang tanong, sa panahon ni Moises, sumananawa ang kapayapaan, mga kapatid, mga kababayan. Pinadala si Moises dahil sa paglabag ng mga tao. Ano ang paglabag ng mga tao? Yung batas ni Fir'aun ay matindi. Walang galang. Halos utusan niya ang mga tao na sambahin na siya. Sambahin na siya ng mga tao. May panahon na kung saan, tingnan niyo yung kwento mga kapatid, mga kababayan, para maunawaan niyo kung ano ang pananampalataya ng Islam. In the time of Moses, peace be upon him, noong si Moises ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala at sugo sa kanyang kapanahonan na dapat maraman ng ating mga kababayang Kristiyano, pinadala si Moises dahil nagmamalabis na si Fir'aun. Kung hindi ka susunod sa kanya, ay papatayin ka niya. Pag tinanggap mong bilang Diyos si Allah, ay papatayin ka ni Fir'aun. Yun ang gusto ni Fir'aun. Ngunit hindi alam ni Fir'aun ang kwento ni Moises sa mananawang kapayapaan. Nung malaman ni Moises, anong malaman ni Fir'aun na merong ipapadalang sugo sa kanyang kapanahunan na bata na susulpot sa kanya sa kanilang panahon, ay pinagpapatay niyang mga bata, inutusan niyang patayin ang mga bata. Pero dahil ang Diyos ay makapangyarihan at alam niyang kanyang ginagawa, ay binigyan niya ng binigyan niya ng kasiguraduhan ang ina ni Moises sa mananawang kapayapaan na itapon ang kanyang anak sa ilog, sa tinatawag na ilog Nile. Malakas pang alon doon sa ilog Nile. Takot na takot ang nanay ni Moises. Pero anong sabi ng Diyos? Huwag kang matakot. Dahil bakit? Binigyan siya ng inspiration na maliligtas ang kanyang anak. Dahil ang mga bata, ang mga Israelite ay pinagpapatay ni Fir'aun. Pero ang ginawa ng Diyos, tingnan nyo, nung tinapon si Moises at napunta ito sa isang lugar na kung saan naliligo ang mga babae, naanod ang bata, nabighani ang asawa ni Fir'aun sa bata at kinuha niya at dinala niya kay Fir'aun at sinabi niya kay Fir'aun na kung pwedeng ampunin nila ang bata. At si Moises ay inampon ni Fir'aun. Na hindi alam ni Fir'aun, ang batang yaon, yun yung bata na gagawing propeta at sugo na siyang sisira sa kanyang kalokohan. Pinagpapatay niyang mga bata, pero hindi niya alam. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, yam kuruna wa yam kuruna. Wallahu kayrun makirin. Nagpaplano sila, they plan, and Allah subhanahu wa ta'ala also have a plan. And who is the best planners? The best planners is Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaplano ang mga Hudyo, nagpaplano ang mga tao, nagpaplano rin si Allah. Sino ba ang the best planners? Tayo, nagpaplano tayo, pero hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Ang Diyos, alam niya ang plano natin. Kaya kung hindi ka magpapasakop sa kalooban ng Diyos, kahit anong gawin mong pang trabaho dito, kahit anong gawin mong gusto mong gawin, ay hindi mangyayari yan kung hindi
papahintulutan ng Diyos. Kung pahintulutan naman yan at yan ay masama, delikado ka. Buti sana kung pahintulutan niya sa'yo at yun ay makakabuti sa'yo, kahit kamatayan ang iyong mapupuntahan, walang problema. Kasi bakit? Minadali lamang niya ang pagpasok mo sa paraiso. Kaya nang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kuruna wa yang kurullah, wallahu kayrun makirin. Nagpaplano sila, nagpaplano si Allah. And who is the best planners? Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatay ni Moises, ni Pharaoh ang lahat ng mga batang isinilang ng mga lalaki. Pero hindi niya alam si Allah nagpaplano. Pinadala ang batang papatay sa kanyang lahi ng mga masasama. Mismo ang batang si Moises, doon mismo pinadala sa palasyo ni Pharaoh at inalagaan nila ang batang siyang magiging propeta. Walang iba kundi si Musa alayhis salam o Moises alayhis salam. At dumating ang panahon na lumaki si Moises at siya ay ginawang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga kababayan. Kaya anong nangyari? Nang malaman ni Moises ang ni Pharaoh na siya ang propeta noong kapanahonan na yon, lahat ng mga taong tinatawag ng mahikero dahil sa panahon ni Pharaoh, ni Moises, ang mga tao ni Pharaoh ay mga majikero o mahikero. Ginagawa nila ang isang bagay, halimbawa ang tungkod, ginagawa nilang maging ahas. Kaya ang akala ng mga tao makapangyarihan yung mga majikero o mahikero. Pero mas binigyan ng higit na makapangyarihan si Moises ng Diyos para lamang maniwala ang mga tao, mga kapatid, mga kababayan. So, in short pa, natalo ni Moises ang mga mahikero. At ang mahikero na, at ang mga majikero na yon ay naniwala na walang Diyos maliban kay Allah. Naniwala silang la ilaha illallah wa Musa Rasulullah sa panahon ni Moises. Naniwala sila ng Diyos si Allah at naniwala sila ang propeta ay si Moises. Sabi ni Pharaoh, itakwil ninyo yan. Dahil kung hindi nyo itatakwil, kayo ay puputulan namin ng kamay, puputulan namin ng paa, at kayo ay ipapako namin sa krus. Bibitayin sila sa krus. Sila, sa kanila pa noon, ang nakumpisa ang batas ng pagbitay sa krus. Mga kapatid, mga kababayan Kristiyano, dapat din yung malaman to. Hindi nyo mababasa sa Biblia yan because the Bible, the Bible is not the word of God. That is why when you want to read the Bible, the history of the prophets, you will never see the true history of the prophets because the Bible is full of contradiction at wala na ang complete message ng mga propeta. Mababasa nyo lamang po ito sa Quran. Kaya ang mga Kristiyano o Kristiyana, mga sister, kami nananawagan sa mga Kristiyana, mga kababayan namin, pag-aralan nyo ang Islam. Maawa kayo sa inyong sarili. Bukas makalawa, mamamatay rin tayo. Mas mainam nang abutan ka ng kamatayan na sa tama ka ng reliyon. Huwag mo nang pahirapan, gastos ka ng gastos sa buwan ng December at pagpasok ng January. Pagdating naman ng tinatawag na Holy Week, doon ka na naman maglungkot-lungkutan. Sinelebrate mo ang kapanganakan ng Diyos. Ngayon naman, hindi mo maintindihan yung mga Kristiyano kung magse-celebrate o malulungkot dahil namatay ang Diyos daw. Ano ba talaga? Saan ba talaga kayo? Tingnan nyo sa Bible, ha? Why, bakit natin sinabing hindi to salita ng Diyos? Ang Diyos, makapangyarihan. Alam niya ang mangyayari ngayon bukas sa darating na panahon at alam din niya ang mga nakaraan. Pero in the Bible, if you read in Genesis 6, nang nilikha ng Diyos ang mga tao at ang mga tao ay gumawa ng kasamaan, anong sabi ng Diyos sa Biblia? Pakinggan nyo. Anong sabi ng Diyos sa Biblia? Basahin nyo sa chapter 6 ng Genesis. Anong sabi niya? Hindi ko na, sabi niya, hindi ko alam na ganito kasama ang tao. O, tingnan mo, hindi niya alam na ganito pala kasama ang tao nilikha niya. Pangalawa, sabi niya, pinagsisihan ko kung bakit ko pa nilikha ang tao. Tingnan nyo mga kapatid, mga kababayan, ang Diyos hindi niya alam ang kanyang ginagawa.
If the Bible is a word of God, dapat alam niya kung kano ang kanyang ginagawa. Dahil kung ang Diyos, wala siyang kaalaman, kulang sa kapangyarihan, walang kwentang Diyos yan. Walang kwentang Diyos yan. Ibig sabihin yan, Diyos na ano yan, kaya siyang talunin ng tao. Kaya anong ginawa ng mga Hudyo? Hindi natatakot ang mga Hudyo pumatay ng mga propeta? Ilang mga propeta ang kailang pinagpapatay? Dahil bakit? Iniisip nila, mahina ang Diyos. Eh, paano nga naman? Yung Biblang pinanghawakan nila ay wala na yung totoong salita ng Diyos na pinadala sa mga propeta. Kaya sabi niya, hindi na pinagsisihan ko kung bakit ko pa kayo nilika. Diyos nagsisisi? Brad, ang Diyos kailanman hindi magsisisi. Dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya. Ginagawa pa lang niya, alam niya kung ano nang mangyayari. Kumbaga sa pinikula, bago ka gumawa ng pinikula, alam mo na yung script mo. Alam mo na ang una at ang ending. Kaya ito mga kapatid, mga kababayan, basahin niyo ang Quran, i-research niyo ang Islam bago kayo abutan ng kamatayan. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, ang mga mahikero ni Fir'aun sa panahon ni Moises, hindi sila natakot kahit ibigay pa sa kanila ang lahat ng kayamanan. Basag sila ay nasa tuwid na reliyon, kahit sila ay patayin pa sa panahon ni Moises. Kaya sila ay pinagpapatay ni Fir'aun. Merong time na ano, isang tagapag-alaga ng anak ni Fir'aun, tagasuklay lamang ng buhok ng anak ni Fir'aun. Habang sinusuklayan ng babae niya yun, ng isang mananampalataya na sekretong naniniwala kay Moises, na sekretong naniniwala sa Diyos. Habang sinusuklayan niya ang anak ni Fir'aun, nalaglag yung kanyang suklay. At paglaglag nito, napanggit niya, pagkuha niya, sabi niya, Bismillah. Ibig sabihin, sa ngalan ng Diyos na si Allah. Bismillah. Ang laging bumabangit lamang sa ngalan ng Diyos, mga Muslim, pag nagbasa, Bismillah, sa ngalan ni Allah. Pag pumatay ng hayop, Bismillah. Pag kumain, pag lalabas sa CR o pag siya ay anumang gagawin niya, magtrabaho, binabanggit niya yung Bismillah, sa ngalan ni Allah. Tanging Muslim lamang ang bumabanggit sa pangalan ng Diyos. Kaya anong sabi ng kaninyong dasal? Sa ngalan ng Ama. Ano yung pangalan ng Ama? Huwag niyo sabihin Ama ang pangalan. Ang Ama ay hindi pangalan. Title po yan. Kaya yan ang alamin niyo kung ano ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos, yung sinisigaw ni Jesus sa panahon niya. At ang sinisigaw ngayon ng mga Muslim sa panahon ngayon na pangalan ay Allah. Ngayon, balikan natin yung babaeng nahulog yung suklay. Nang marinig ng babae na anak ni Fir'aun na sinabi niya sa ngalan ng Diyos na si Allah, sabi niya, sino bang Diyos? Hindi ba? Ah, sabi niya, sino bang sinasayang mong Diyos, yung aking ama? Ang sabi nung babae, sabi niya, hindi. Yung Diyos mo at ang Diyos ng iyong ama. Ang sabi nung babae, ibig mong sabihin, meron pang Diyos kang sinasamba maliban sa aking ama? Na ang Diyos na pinapakilala ni Fir'aun ay ang kanyang sarili. Katulad ng nangyayari ngayon sa Syria, yung si Assad, yung lahnatullah na si Assad, pinapakilala niya ang kanyang sarili na Diyos. Si Fir'aun, pinapakilala rin niya ang kanyang sarili na Diyos. Yun ang mga taong Suwail. Ha? Ngayon sa Pilipinas, may nagpapakilala bang Diyos? Meron. Sino? Ay maraming nagpapakilala ng Diyos sa Pilipinas. Katulad nino, ni Kibuloy. Si Kibuloy, nagpapakilala ng Diyos din. Ha? Yung Diyos na sa kanyang sarili. Talagang mga taong nanliligaw. Ngayon, yung babaeng nagsabing sa ngalan ng Diyos na si Allah. Sabi ng babae, isusumbong kita sa aking ama. Pakinggan niyo mga kapatid, mga kababayan. Napakagandang kwento nito na totoong nangyari sa panahon ni Moises. At nagsumbong ito sa kanyang ama. Sabi niya, o ama, yung taga-supply ko, meron palang kinikilalang Diyos na iba maliban pa sa'yo? Kaya tinawag yung babae, totoo ba na meron kang Diyos na iba maliban pa sa akin? Ang sabi ng babae, oo, ang Diyos ko na si Allah ay ang Panginoon mo din at Panginoon ng lahat. Sabi niya, itakwil mo yan. Kung hindi, papatayin kayo, papatayin ko lahat ang pamilya mo. Ang sabi naman ng babae,
hindi ako natatakot na ano, napatayin siya. Kaya nung sabi ni Peraon, ihanda ang kumukulong mantika. At kunin lahat yung lima niyang anak. At dinala ang lahat ng anak ng babaeng mananampalataya, naniniwala kay Allah at naniniwala na si Moises ang propeta sugo sa kanyang kapanahunan. Pag nasaan ka kasing panahon, kung sino ang propeta ang pinadala o sugo, yun ang propeta mo. Sa panahon ni Moises, yung mga tao, yung propeta nila ay si Moises. Sa panahon ni David, ang propeta nila ay si David. Sa panahon ni Jesus Christ, ang propeta ay si Jesus Christ. Sa panahon ngayon, ang propeta ay si Propeta Muhammad. Kaya ang Kristiyano, Jesus kayo ng Jesus, hindi nyo alam, si Jesus, inis na sa inyo. Ang propeta natin, mga kababayan Kristiyano, ay si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ngayon, anong nangyari mga kapatid na mga kababayan? Kinuha ang mga anak ng babae at sinabi, kung hindi mo itatakwil ang Islam at bumalik sa paniniwalang ang Diyos ay ako at itakwil mo si Moises bilang propeta, pag hindi mo yung gagawin, ilalagay ko ang anak mo sa loob ng kumukulong langis. Pero ang sabi ng kanyang yung babae, hindi ko itatakwil ang aking paniniwala, ang Islam ang aking reliyon, ang aking Diyos ay si Allah, ang aking propeta ay si Moises. Itinapon ang kanyang anak sa loob ng kumukulong mantika. Isang saglit lamang, luto ang kanyang anak. At sumunod na pangalawang ginawa, ganun din. Hindi siya nangamba. Itinapon ang kanyang anak, luto rin. Pangatlo, ganun din. Pangapat, ganun din. Panglima, ang kanyang baby na bata pa, ilalagay na lamang, sinabi sa kanya, itakwil mo ang iyong paniniwala. Kung ayaw mo pati itong baby mo na anak mo, ilalagay namin sa kumukulong mantika. So nung ilalagay na ang kanyang anak na bata na baby, nag-alanganin siya, hawak-hawak ng babae ang kanyang anak, at siya ay napaiyak. Nag-alanganin siya ibigay ang kanyang anak. Kaya nung sabi ni Peraon, o ano, pumapayag ka na ba na yung anak na itakwil mo ang iyong pananampalataya? So ang nangyari mga kapatid, mga kababayan, yun ang isa sa mga batang binigyan ng Diyos na si Allah ng kapangyarihan na makapagsalita ang bata. Ano ang sabi ng sanggol? Ang sabi ng sanggol sa kanyang ina, ina, espero sabi niya, magtiis ka sapagkat ang kabilang buhay, ang paraiso, ang Janna ay mas mainam kaysa sa mundong ito. Kaysa ikaw ay nasa maling reliyon, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Kaya magtiis kay aking ina sapagkat ang kabilang buhay ay mas mainam ang paraiso ni Allah. Kaya tiniis ng nanay, siya itinapon ang kanyang anak sa loob ng kumukulong tubig at namatay. At sumunod naman ay siya ang itinapon. Pero tiniis niya mga kapatid, mga kababayan. Yun ang isa sa mga pagsubok, mga kapatid, mga kababayan. Pangatlo, sa panahon ni Jesus Christ, sumunod ang kapayapaan. Ang mga Hudyo ay talagang makamundo ang kanilang mga ginagawa. Kaya anong ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pinadala si Jesus Christ na nanawa ang kapayapaan at si John the Baptist na bilang example sa mga tao ng kanyang kapanahonan. Dahil ang mga tao nalulog sa makamundong bagay, in example naman si Jesus Christ na nanawa ang kapayapaan na hindi nag-asawa at si John the Baptist para kontrahin ang mga pagnanasa ng mga tao ng kanilang kapanahonan. Si Jesus Christ na kung saan namuhay na ang kanyang damit, lumalaki siya na lumalaki rin ang kanyang damit. Kumakain siya ng simpleng pagkain lamang para ipakita ang buhay na simple. Dahil ang mga tao ng kapanahonan na yun, labis ang pagmamalabis nila mga kapatid, mga kababayan. Kaya ang nangyari, yun, nagplano ang mga Hudyo na patayin ang mga propeta. At pinatay nila si Zacarias at si John the Baptist ay pinugutan ng leeg. Kaya si Jesus Christ na lamang ang naiwan. Naiwan si Jesus Christ
At si Jesus Christ ay niligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang plano sa kapanahonan ngayon. Upang ano? Upang babalik si Jesus Christ para ipaliwanag sa atin ang tunay na nangyayari na hindi pa siya napatay at hindi siya namatay. Mamamatay lamang siya sa kanyang pagbabalik. Kaya mga kapatid, mga kababayan, kami ay nandito para kayo ay bigyan ng knowledge about Islam, ang totoong kaligtasan na ating dapat nasundin. Huwag po nating sayangin ang ating mga sarili. Kaya sa aming mga kababayan Kristiyano, ang nais pong magtanong ay inihintay po namin kung kayo po ay nais lumakas sa pananampalatayang Islam, simple lamang po ang pagyakap sa Islam. Tanggapin niyo lamang po ang nag-iisang Diyos na tunay na si Allah at ang propeta ay si Propeta Muhammad. Dahil nasa panahon tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ang tunay na pananampalataya. غرباء 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 غرباء